So alright guys, so good morning po tayo. Dito ngayon tayo sa ating ispand, mud pond. So ito yung reservoir natin. Gaganapin dito natin ilalagay yung tubig na pag-iimbakin natin. Then ilalagay natin doon sa ating tangke na yon para pang-supply sa ating fingerlings pag darating na po yung fingerlings natin. So naghahanda tayo. Ganito kami mag-land preparation dito bago natin lagyan ng tubig para mamatay yung mga bacteria, yung kung ano pa yung mga naka-imbak dito sa ating mud pond paglalagyan natin ng tubig. So maglalagay tayo ng abog, hindi abog tong tawag dito eh, para to sa ano, sa panlagay to sa may ano, panlagay to sa hipon pag para bago maglagay yung hipon is ito yung nilalagay natin. So hindi siya apog ngayon ang nilagay natin, so para sa hipon to. So same lang din ang apog, mamatay yung mga kung ano yung bacteria po nandyan na naka imbak sa ating mud pond para pag nilagyan natin ng tubig at ginamit natin yung tubig natin sa ating fingerlings is malinis na siya. So ayan, naglalagay pa rin sila until now at tumulong tayo kanina. Ayan, basang puting-puti ang ating kamay. So sa ngayon is ayan, patras siya ng patras, pinapaubos na lang natin kasi marami yun. Pinapaubos na natin kasi may natira na karaan dun sa binili ng ating kasamang Chinese. Ayan, nandun naka-imbak is pinalagay niya na rin. Then kahapon bumili na siya. So yung ating fingerlings is doon natin ilalagay. So may gumagawa doon yung isang isang Myanmar na babae. So kung matatandaan nyo, ito yung nakaraan na napanghuli tayo na marami tayo nakuha ng mga danggit tsaka yung mahabang parang bangus na style. Ito yung ano na to, yung butas na to. At dito rin namatay yung mga sugpo na kahit taga-ulan is hinuhuli natin. So ngayon, ayan na siya la. At tuloy-tuloy pa rin ang paglalagay. Pag natapos na yun, pahinga na at kuwawa naman sila. Talaga namang itong ano kasi na to, yung powder na nilagay natin is mainit to. So lalo pag merong tubig, mainit siya. So dapat pag naglagay is walang tubig. Oh! Sala! Mungka na, minam natin ni Lonlo. Moon, sumay na. Ha? Okay. Ayan. Doon niya nilagay. Ayun, ayun. Kinalat niya pa. So pati yung ano, yung PE nilagyan natin. So actually hindi pa naman tapos sa yung sementuhin eh, kaso pinalagay na ng ating kasamahan. So bukas siguro, pero bala ko hindi ko na sementuhin. Ganon din naman yan, pag nasira na lang saka na lang sementuhin ulit. Kasi sa ngayon eh, so okay pa naman. Say! Ay senti nun! Say mot! Ay mimilaw! So atras tayo. Gawa na yung engine likabok. So yan, bahin na bahin sila. Gawa ng matindi talaga tong ano na to, yung apog. Yung pinalalagay natin na apog sa ating mud pond. So yan yung land preparation namin, no? Yan yung nilalagay namin dito. So sa mga nagtatanong kung paano namin tinitreat yung aming pan cement, mud pond, bago ilagay yung isda, yan po yung ano natin. Yan po yung ating land preparation. Yan guys, no, hindi naman po tayo madamot eh. Sa mga gustong mag ano, magusto mag magpanimula ng fishpan, ito po yung ano. Pwede po kayo magtanong diyan sa baba guys kung ano po yung gusto niyo malaman at ibibigay natin yung ating nalalaman dito rin sa fishpan kung ano po yung mga nalaman natin. Hindi tayo madamot mag-share kung alam natin. Ngayon kung hindi natin alam eh, hindi tayo. At saka hindi naman tayo graduate ng fishery. So bahin ng bahin ang ating kasamahan na nakabrip lang. Nakabrip lang siya pero bahin siya ng bahin.
Ayun. Ayun na, pumuti na lahat. Halos pumuti na yung paligid. So, 5 days. Pag 5 days, lagyan natin ng tubig. Then, five days to, pahinga muna natin. So yung water pump, yung pumping, yung water pump natin is okay na. So ayan, nisipon tayo gawa ng alikabok. Pero yung ating mga kasama is parang wala lang sa kanila, sanay na kasi sila mga ganyan. Ayun, ayun, pinagpag niya na yung kanyang damit ate. Sobra naman, ayan na pumuti, parang ano na, parang isang farm sa San Joaquin Iloilo na pumuti yung mga paligid, di ba? Ang ganda pala tingnan ng isang paligid pag puting-puti. Parang ano, parang ang fresh na fresh. Mot na may? May kambon tayo, Sen. May kambon. Yan. So, liligpitin natin yung sako. Then, paliliguin na rin natin sila pagkatapos. O, talaga namang, ano, napakakatinang apog na yan. At saka mainit pa pag nakalagay sa tubig. So, ayan. So, bago natin, guys, yun, ano, nilagyan ng apog is pinatuyuan muna natin. May kambon. Okay, ting. Pinatuyuan muna natin ng tubig kaninang umaga. So, tuyong-tuyo na tubig bago natin lagay. Tay! Tay! Gasop, aw. Pinakuha na rin natin yung ano, sako doon. Gawa ng ano. Tay, senting yun eh. Ay, ting. Aw, yumiyo. Tingin ng gasop, ting ano, mot yun eh. Po, okay. Ting yun eh, aw. Mm. Ting. Okay. Ula. May pa na, isa yun nun. Okay. So, itatabi natin yung sako. Mitong na, mitong na. Itatabi natin yung sako. Hey! Sci-fi may? Mitong. Gasop, dai. Gasop mi dai ah. Gasop mi dai lamay. Sci-fi may? Itong. Sayhin dai. So, ayun. Lalagyan natin ng ano, ng graba. Gasop mimi daw ah. Mitong ting. Sayhin dai. Sayhin yun eh. Sen. Hey. Sayhin. Sa paglalagay at napupunta yung ano doon apog sa kabila, so hindi niya na lalanghap yung apog. One, tini, tap my digwa, say my set you, no? Okay, tino my yun, okay, ayun, chay chay tino mi my yun, no? Okay. Thank you.
So, paano guys, no? Hanggang dito na lang. Ayan. Ganun. Malapit na matapos to. Hmm? Tumaya. Yun na eh. Ah. Okay. Taisen, sa ini, painon. Okay guys, maraming salamat po. Hanggang dito lang tayo. Tatapos na rin yan maglalagay ng apog ng ating kasama.